guys. Magandang araw po sa inyo lahat. It's 5 o'clock in the morning here in Dubai. And medyo maaga yan kumbaga sa karaniwang araw na gumigising ako. Bali, hindi ko alam. First day kasi ngayon ng Dubai Tram. So gusto kong subukan. And I want to be the very first one na makakasakay dun sa Dubai Tram. Kahit na hindi naman yun bahagi ng ruta ko pag papasok sa trabaho. And wala, gusto ko lang ma-experience and I want to show you how it works and how it will be. And I think that is about, yeah, I'm going to have a breakfast first. And I'm going to cook a rice. And you know what, I just moved into this room and I'll be alone in here. And you know, I have nothing to worry about a roommate like that. I just moved here like 1 week ago. And it's nice. Freedom, you know. Like I can sing, I can dance, I can cook, I can do anything I wanted. And it's nice. Medyo malamig na dito ngayon sa Dubai, November, so winter, kumbaga nagsisimula na yung winter, lalo na sa umaga, mga ganitong oras, malamig na. Pinirahan naman ako kumain dito sa bahay kasi alos nagluluto lang ako, minsan pag talagang emergency na gutom yung sarado yung cafeteria sa baba. Yun, saka pala ako nagluluto. And katulad nga ngayon, ay sarado pa yung cafeteria sa baba. Alas 6:30 pa magbubukas. Kaya, luto muna ako. And what's that? And parati rin naman ako, may mga naka-stock ako dito, mga frozen products katulad ng hotdog, longganisa. Yes, mga Filipino products syempre. So, yun. And siguro So, meron ako dito ng longganisa. Longganisa, Pampanga's best, 2 piraso na lang. So to give you a tip, pag nag-piprito ako ng longganisa, unang lalagyan ko muna siya ng tubig. Kunti lang, para kumbaga para mapabilis yung pagluluto nung gitna nitong longganisa. Frozen, sobrang tigas. I think it's enough. Just this and itlog din siguro. Like what I've said, I just moved here in this new room, in this new apartment like 1 week ago. So still my room arrangement is not the best that I wanted. And you know what, this
apartment is provided for me by the company. Everything here is will be like mine. I mean, this room is provided by the company, electricity, I have nothing to worry. But these things like this rice cooker, this water dispenser, everything in here, I bought all these things for me because, you know, I sometimes don't like the food in cafeteria, so I bought this for me too, so I have freedom. I can choose what ever I wanted to cook. What is that? It's the Trinity. So I have this water dispenser. This is not cold, this is just hot water and room temperature water. So while I'm cooking this this rice and this longanisa. You know what, in Italy they call this longanisa Luganica. So it sounds similar. Sounds the same, it's Luganica. And I will show you one thing. Okay. I will open this box. You know what is this? She can't see the picture, huh? It's like this is actually this is they called it mocha. Mocha, it's a coffee maker actually. This is the traditional machine that the Italian are using to make their coffee. So I will open now. This one is regalo ng kaibigan ko galing sa Italy. Hindi, yung kaibigan ko pumunta sa Italy. Pinoy din yun, kasama ko sa trabaho. Pumunta siya sa Italy for 15 days vacation. And he bought this for me. I mean, two of them, they went to Italy because, you know, just for vacation. Wow. So this is it. As you can see, this is written in Italian language, so we don't understand. So it's like this. How it works? It's like this. There is a filter here, and there's one thing that is inside, I don't know. And the other part is like this. There is a filter like this, parang embudo, as ganito. So hindi ako sigurado kung paano gagamitin. There is an instruction here. Okay. Pasensya na, medyo maingay. Pinuksan ko yung exhaust pan. So, ganito pala. Ibig sabihin, ilalagay mo dito yung tubig. Lalagay mo dito ng tubig. Tapos isasarado mo. Lalagyan mo dito ng coffee powder. Covers that. He also gave me a coffee powder. This. And he also gave me this Labasa coffee powder. Qualita Oro. So, ilalagay dito yung coffee powder. Tapos isasarado. Sarado. Tapos ilalagay niya sa initan. Ganyan. Tapos pakukuluin. Habang kumukulo siya yung tubig dito sa ilalim, akit siya doon. Habang pinipilter yung kape. And alabas ito yung mainit na kape. Ibubos na. So, ganyan na pala yun. Very easy.
So this is usually what the Italians use for making coffee. You know what the Italians, they don't usually drink instant coffee like what we have in the Philippines. Katulad din itong 3M na ito, hindi sila gumagawa. And madali. And most of the time, espresso yung iniinom nila, yung kunting kape na sobrang tapang. And for me, I don't like that. So the rice is almost maybe around 15 minutes, eh, luto na pong. Luto na pong kain na to. Ingay ng exo, siguro hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko. So, tungkol sa accommodation na ito dito sa ito sa bago kong kwarto. Dati kasi, nung nagsimula ako dito sa company na ito, apat kami sa isang kwarto. Siguro ganito kalaking kwarto yun. Tapos may apat na bed. Pero meron kami sala bukod dun sa kwarto. Tapos na-promote ako. And laging dalawa kami sa isang kwarto na ganito rin kalaki. Pero may terrace. Pero walang sala. Studio type. And after that, na-promote na naman ako. Yun, finally. Mag-isa na ako sa kwarto. And yun nga lang, ngayon lang ulit nakalipat dito. And it's really nice because this is my very first time na magkaroon ng sariling kwarto. Kahit kasi nung nasa Pilipinas ako, yun, magkakasama ako ng pamilya ko sa pagkatutulog kami sa isang sahig. Pamilya namin doon lang sa sahig. Tapos pumunta ako sa Manila. Yun, kasama ko rin matulog yung pinsan ko saka yung kapatid ko. Tapos nung nagkatrabaho ako, bidispacer sa boarding house sa Manila. Kaya may mga kakwarto rin ako na minsan halos hindi ko naman kilala, hindi ko rin nakikita. And yung pagpunta ko dito sa Dubai, yun, may kakwarto rin ako, isa, tapos naging apat. Nagkaroon ako din ako ng kakwarto na ibang lahi, Italiano, Egyptian, tapos Indian. And yun, different experience. Merong may hindi naliligo, may ganyang baho. Merong mabait na nakakahiya naman. And the best pa rin yung kakwarto mo mga Pilipino din. Sobrang init. Ano ba? Malapit-lapit na rin. Iniisip ko baka nagsasalita ako dito, wala na palang battery yung ano, yung telepono ko. You know what, gumising ako ng maaga ngayon kasi gusto kong experience yung Dubai tram. Ngayon kasi yung first day noon. Yun, wala, gusto ko lang. Para may pakita ko sa inyo yung video. Yun, yun lang. How long it took? I need to fry egg also. 2 pieces egg. One is enough. Yeah, these are also provided by the company. Refrigerator, washing machine. Yeah, only these two are provided by company because these are basic. These are basic. Most of the accommodation that I work in three companies already here in Dubai. And all of them, one of the best ones is the Four Seasons Hotel and Resorts. They provide everything. I mean, everything. Rice cooker, oven toaster, cooking stove, refrigerator, washing machine. Yeah, they provided all those things. All I need to do is just live there.
electricity, everything I provided. This is how we work in Dubai. You don't have to worry about the food, about electricity. Yeah, like that. So if you are kung hindi ka na nag-internet or hindi ka na kumakain sa labas, hindi ka gagastos, makakaipon ka talaga. And may papatala mo ng buong po sa Pilipinas yung pera mo. Pero minsan hindi mo rin kasi talaga may iwasang gumastos kasi ang daming tukso dito sa Dubai. Lalo na kayong mga electronics, paggala-gala, mga ganyan. Okay, luto na. So itong mga gamit ko dito sa kusina na doon, katulad yan itong pinggan, binili ko. I mean, hindi ako bumili ito. Binili namin ito nung roommate ko dati sa kabilang kwarto, nung kwarto ko dati. Kaso yung roommate ko, nasa Australia na siya ngayon, lumipad siya doon. And so, iniwan niya na dito sa Dubai, itong mga gamit niya. Kaya sa akin lang din naiiwan. Sa akin lang. So it's this one, longganisa, itlog, and kanin. Yan na yung breakfast ko. So, actually, hindi ako dito kumakain sa lamesa natin. Doon ako kumakain sa tapat ng computer. Pero okay lang dito. Ang tawag dito. Long silog. Diba? Ano? Hindi ito long silog kasi hindi masilang hag eh. Dito sa Dubai meron din mga ganito, mga sausage. Kaso ano? Hindi baboy. This one is pork. Yung sa mga kapitira, hindi baboy yan. Yung beef, lamb, or chicken, sausage. Siyempre, mas masyap ko. So, thank you for watching, guys. Ciao.